Hello, welcome again to Kusina ni Mayo. Ang gagawin po natin ngayon ay chicken cordon bleu. Yes, super sarap po siya. We have our ingredients. Ham. Ito. Ang deboned chicken breasts. Isang buo ng chicken breasts. We have eaten cheese. Konti lang po ng cheese. We have our butter, salt, and egg, and of course black pepper, breadcrumbs, and the flour. Here, i-wrap po natin ng cling wrap ang ating chopping board para malinis po. There, ilagay pa natin si chicken. I-wrap na naman po natin ng cling wrap para hindi po didikit sa ating gagamitin na rolling pin kasi wala po tayong mallet. Ting mallet or hammer, meat hammer, it's called meat mallet, wala po tayo. So substitute po is we have our rolling pin. Ayan, pipit-pitin natin po siya. We are going to flatten the chicken breast para hindi po siya masyadong thick. Kasi i-roll po natin siya with later on with the ham and our cheese. Pitizing natin. Now we're going to, you know, pound our again. Lagay pati ng butter. Ibabrush po natin siya ng butter. And then, of course, we're going to dash with the black pepper, ground black pepper. Then we're going to brush it again po para ma-spread po na mabuti yung ating black pepper. And then, we're going to put in the ham. Iko-cover po natin yung chicken breast ng ham. Ilagay po natin si cheese. Iko-cover din po natin si ham ng cheese. Ayan. So, just imagine the taste later. Okay? Kapag nag-melt yung cheese, wow, superb. Okay, then we are going to roll the chicken. Ayan, pero-roll po natin siya. Sorry, it should be the sliced cheese para mas manipis po kaso wala po. So, yung common lang po na cheese na nabibili po sa grocery, ang meron tayo. Yan lang po kasi nasa ref na cheese natin. So, hindi siya mag-close, mahihirapan tayo. But then, meron tayong toothpick. Okay? To help us close the rolled chicken breast. Nakikita nyo po, di ba mayroon pong butas-butas. Siguro sa pag-pound ko po, mas yung napirasahan ko siya. So, anong gagawin natin para ma-cover po natin yung mga pores, yung mga na-open po na part ng ating chicken. So, ilalagyan po natin kunti ng atin ng flour. So, i-sprinkle, i-dredge po natin siya ng flour kunti. Okay? Ayan, ilalagyan natin ng asin yung ating egg. Ilagay ko po sa ref ng 30 minutes kanina po yung chicken cordon bleu natin. Para mag-set po siya lalo. Okay, so pinainit natin si mantika. And then, i-dredge natin ulit yung galing sa ref na cordon bleu ng flour para perfect, wala pong butas mamaya. So, there you go. And then again, i-coat natin siya dyan sa ating beaten na egg. And then, sa breadcrumbs ulit. See, ang dami niyang process. So, sigurado kong mag-close po yung ating cordon bleu. So, huwag po kayong mag-worry kung meron po mga butas-butas kasi na-close na po yung pores, na-close na po yan ng flour na nalagay po. Tsaka meron po siyang breadcrumbs. Okay? So, ayan po. So, hindi po mag-worry kung hindi po siya nag-close na mabuti. And we're going to fry it, deep fry. So, kailangan niyang, tignan nyo, madami, medyo madami po yung oil po. Mainit na mainit po yung mag-dita. There, then we're going to flip it. Ayan po. Pag nag-brown na po siya, para hindi po siya mag-burn, then, sa kabilang side naman po. There you go. Then, also the sides, the two sides, with the help of our food tong. Mga papay, okay?
So, alis natin yung mga excess na fat. There you go. And then, kailangan pa natin tissue to absorb the oil. Okay. Ayan na po siya. Then, you go. So, ayan na po yung tissue. Alisin. And then, ipupunas po natin kasi meron pa pong some oil. Ayan po. Bali, sisipsipin yan ng tissue yung ating oil. Alisin po yung toothpick. Huwag kalimutan po na alisin yung toothpick na nalagay natin. They help us close the curtain view. The chicken curtain view. Yan na po siya. There you go. Lipat natin siya for our plating. Mainit yan. I'm excited ako mag-slice. Para makita ko yung melted cheese niya. For our dinner. For plating lang po kasi yan, next time if we're going to have it really for sa mas madami pong for occasion, kailangan pala ligin po na, i-cool down po natin muna siya. Okay, there you go, na-slice ko na po yung ating cordon bleu. Ang next po natin is gagawa po tayo ng sauce ng ating cordon bleu. There we have it, our sauce. Mga ingredients po natin. We have 1 cup of evap milk. 2 tablespoons of Nestle cream. A teaspoon of white pepper. 1 tablespoon of cheese, konti lang po. 2 tablespoons of butter or margarine is okay. And 2 tablespoons of flour. Yan po sa flour natin, mayroon na po akong dyan po yung white pepper. And then sa milk po, nilagay ko na po dun yung one tablespoon po na cheese kanina. Okay, so, ayan na po. Pinainit natin si butter. Tapos nilagay natin si flour. That is called the roux. R-O-U-X. Dinagdagan natin ng milk, nagiging bechamel sauce po siya. Nilagyan natin ng cheese yung milk, nagiging mornay sauce po siya. So, we did 3 kinds of sauce. We have roux, bechamel at mornay sauce pa. At ang pinakamasaklap, ewan po anong klaseng sinilagyan ko na yung salt, a pinch of salt. There you go. And then, of course, ayun niya po yung ating white pepper. White kasi siya, so we need the white pepper para hindi po masira. So, nakita po na white po talaga siya. And then, dinagdagan ko po ng ating all-purpose cream para mas maging mas malinam na. So, hindi ko nalang kung anong klaseng sauce yun. Kasi kanina pag may cheese mornay sauce po. Siguro pag meron na siyang Nestle cream or all-purpose cream, siguro may kusina ni mayo sauce na po yan. Okay, just kidding. Ayan na po siya. Super sarap. Gusto